So yun mga kabayan, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa Greenland bilang electrician. So ito po yung diagram nila. So ito yung sinundan ko dito. Tapos yung sa likod natin, yan yung panel board dito. Main panel board or main dito sa building ng mga wiring connection. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung ano itong mga connection dito at saka yung wire na ginagamit dito sa Greenland. So yan, ito yung panel board dito mga kabayan, pinakamain na panel board dito. Yan. So dito lahat pumunta yung mga wire. So hanggang third floor ito. Tapos ito naman yung diagram nila dito mga kabayan. Kaso nakadanis ito. So ito lang yung tiningnan ko dito kasi nga kailangan mo pa siyang i-translate. Danis kasi dito ng kasulat. Dito sa Greenland naman, dalawa yung language nila dito, Greenlandic at saka Danish. So priority nila dito sa mga working area na ginagamit namin sa electrical ay Danish talaga siya. So kung napapansin nyo, ayan o, commentor. Pero hindi ganun yung pagbasa nito kasi nga mayroon silang sariling alphabet. Kung gusto mong matuto ng Danish, kailangan mong mag-aral dito. So yung iba nag-aaral ng 6 months or 3 months. So depende kung ilang araw yung kailangan mong matuto dito ng Danish. So ipapakita ko sa inyo yung wire na ginagamit dito mga kabayan. So mayroong mga diagram pala dito mga kabayan sa loob. Ito. So yung diagram nila dito. Ayan. Ayan, so yung diagram niya dito magkaiba sa atin. Ayan o. Pero may halos magkapareho lang pero mayroong kaibahan siya lalo na sa mga pangalan. So hindi lahat magagamit ng pinag-aralan sa Pilipinas dito sa Greenland. Tapos yung wire nila dito iba. So itong wire na to mayroong kwanto, mayroong 5 ang laman, mayroong 3 ang laman. So may iba pa atin dito 7. Pero kadalasan dito pag sa ilaw 5 yung laman. So brown, black, gray, blue. Sa 5. So ito na yung mga sample dito ng mga breaker. Tingnan natin yung mga tagging dito. Hindi ko ito pamilyado. Ayan o, kung basahin mo yan, rogue ventilation. So kailangan mo pang i-translate yan kung ano sa kuan yan sa English. Ayan o, ventilations, raw max. Pero ito mga kawain, hindi ganun yung pagbabasa niyan kasi may yung R, hindi nila ginagamit yung R dito. So yung Danish is short yun kung ano yung Danish, pinakamahirap na language yan. Parang pareha sa German, ganun sa mga French. Ayan o, circulation. So hindi ko pamilyar itong mga word na ito kasi nga Danish. Okay lang kung Arabic, madali lang basahin kasi pareho lang ng alphabet sa atin. E hanggang Z. Dito may nadagdag sila na alphabet, mayroon silang tinanggal, tapos may sarili silang pronunciation. Yung gaya nito, bomb. So hindi brand, silent R lang siya, bomb. So automatic key yan. So mahirap siya mga kabayan, hindi familiar yung word. Tsaka hindi ganun din yung pagka-pronounce. So kailangan mo siyang i-type sa Google or picture para i-translate mo kung ano. So ito naman yung may mga tagging din dito. So ako na naglagay nito mga kabayan ito. So tiningnan ko lang sa diagram kung ano siya. Tapos siyempre kailangan mong i-search dito. Hindi na siya, hindi mo kailangan lahat itanong sa mga boss dito kasi dito minsan pababayaan ka lang dito, minsan bibigyan ka lang instruction. Hindi lahat i-explain sa iyo kung ano itong wire na to, kung anong klaseng connection ito kasi dito yung English nila magkaiba din sa English natin kasi tayo gumagamit tayo ng language English sa US. Dito naman yung ginagamit nila ay UK language, yung UK or Europe, yung ginagamit ng mga Europe language. So magkaiba sa English din natin na nakasanayan. US language kasi yung ginagamit natin or American language. So may pagkaibahan yun. So ayan. Ayan o, ako naglagay nito. So ayan, madaming mga wire pa yan sa taas mga kabayan. Ayan. So ayan, tingnan ko lang yun sa diagram. So bali ipapatsik ko pa yan sa boss namin kung anong klaseng connection yan. Basta nagkuha lang ko ng idea doon lang din sa mga natapos. Tapos sinurse ko itong mga diagram na to. So tiningnan ko yung diagram na yan. Ito naman mga internet to dito. Ito sa internet medyo madali lang naman to kasi so maraming wire sa puti. Ayan. Madali naman ang pag-terminate ito kasi kada kwarto merong isa-isa na ganito. So i-connect mo lang naman yun yung marami siyang wire sa loob pero pag malaman mo lang kung mas madali sa bus. Mga TV connection, so nandito na lahat. So ako ang nagkabit nito mga kabayan. Ayan, ako nagkabit nito. Ayan. Tapos ito ako naglagay ng mga wire na yan. So itong nag-install ito, marami kami kasi mabigat yan. Tapos yung mga cable tray na yan, ako naglagay din yan mga cable tray. Ako nagawa niyan. So, ayan mga ladder, cable ladder na yan. Ayan. So, ito naman sa plumbing to dito. Nagsusupply din kami dito ng mga connection sa wire. Ayan. So, ito na yung floor dito. Nilalagyan nila ng init yan, yung hose na yan. Para hindi mag-moist.
So bubuksan natin dito mga kabayan, mag-sample ako ng bukas. Yan, ito pagbukas dito mga kabayan, ito lang yan, sinusundot lang yan dito. Yan, pagugot dito siya. Yan, yan lang yung loob ng breaker na yan. Yan. So yung breaker nila dito, yung neutral nakadaan din sa breaker. Yung neutral niya line. So yan yung mga wire sa loob. Yan. Yung single piece na to, neutral dito, tsaka line. So neutral line pag ganito. So single piece. Line to neutral dito. Pero yung neutral nakadaan pa rin sa breaker. So sa atin kasi isa lang ito. So wala na to. Itong live lang nakadaan. Tapos yung neutral nakadikit na sa parang bus bar. So ito. Ito yung 3-piece sa atin na ginagamit. So bali 4 pala dito kasi neutral lang isa. Tapos line 1, line 2, line 3. So ito yung 3-piece. So 4 yung wire dito. Tapos yung ground naman. Dito na nakadikit yung ground yan. Yan. So bali sa single piece ito, single piece to, pero dalawang breaker pa rin yung nagamit nila dito. So ito lang ang neutral line, tapos ang ground dito na lahat. So yan, yung ganyan lang yung wire niyan, parang royal cord lang siya. So ito yung standard nila dito. So bali yung pinakamin niya mga kabayan ito. So ito medyo nahirapan din ako dito sa pag-terminate kasi malaki yung wire na to. Yan, yung main sub to dito mga kabayan ito. Sab kasi yung main dun sa left side. So pag i-on mo to, ito na yung susupply to lahat sa mga breaker na to. Ayan. Tapos yung pinaka main niya talaga na mamamatay siya. Ayan ito. Ayan ito. Hobedo price. So hindi ko alam kung ano pagka-pronounce yan. Kung sa atin sa language natin, English, Hobedo Freider Pro, hindi ganun yung pagka-pronounce. So hindi ko alam kung paano yan kabayan. So mababasa lang natin, pero hindi ganun yung pronounce natin. So ito yung main niya dito. Ayan. So medyo malaki din yung itong wire na to. Ayan, pinaka main yan. So ito yung magsusupply sa lahat talaga na mamamatay ito, magsha-shutdown. So ayan lang. Tapos ito yung gram niya. Tapos ito yung 3-piece. Line 1, line 2, line 3. Tapos ito neutral, tapos brown. So brown, black, gray, blue lang dito. So ito neutral na mga bayan ng blue nila. So ito line to lahat tong tatlo na to. 3-piece. Tapos neutral, tapos brown. Ayan. So iniikot lang yan. Malambot lang yung mga kabayan yung main nila. Ayan o. Magaganon lang pag i-on mo siya. Kasi nakakuwanto siya o. Naka-off to siya. Pag i-on mo, ganon lang siya. Pero kailangan mo siyang isarado pala. Kasi hindi mag-on to kung hindi yung sarado. Ayan. Ang bigat. Ayan. Ganon pala. On. So naka-on. So malambot lang siya. Hindi kaya yung mga bigat sa atin na tigas. Ayan. So ganyan lang sa mga kabayan. On. On. Tapos off dito. I-off lang natin. So yun na mga kabayan, no? Sana yung video ko ay nakatulong sa inyo. So huwag nyo naman kalimutang mag-like mga kabayan. Tapos subscribe nyo na din yung aking YouTube channel para marami pa tayong video na magagawa at ma-update kayo sa every time na mag-upload ako ng video dito about dito sa buhay ko dito sa Greenland. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi yan. God bless po.